Hello mga kamaster, welcome sa akin channel uli. So meron tayo ngayong Asus motherboard. So baka may problema kayong ganitong motherboard guys, madali lang ayusin. So testingin muna natin. Power natin guys. May power naman siya guys. So problema, wala siyang beep code. So ayan guys, wala siyang beep code. Pero may power siya. Pag walang beep code guys, kahit lagyan natin ng memory to, wala tong display. So patayin muna natin. So lagyan natin ng memory guys. Puan natin ulit. So makikita nyo guys, maganda naman yung power niya, kaya lang wala siyang beep. Kahit lagyan ng memory, wala siyang display, hindi umilaw yung numlock o either hindi nyo naririnig yung tunog ng beep. So malamang kadalasan sira nito guys ay ang BIOS chip. So corrupted na yung BIOS chip nito guys, ayusin natin, patayin muna natin. So, unang-unang gawin nyo guys, tanggalin nyo ito yung BIOS na to. Ito yung BIOS ng Asus. So, dapat meron kayong programmer guys, ganito. Tsaka, copy ng BIOS ng Asus, pwede nyo naman i-download sa website. So, ano lang to guys, 150 pesos lang to sa Lazada, yung BIOS na ito na card reader. So, reprogram natin guys. Kabit natin sa PC ko. So magde-detect tayo ng chip niya guys. Una detection chip muna tayo. So WinBand 64MB siya. So gagawin natin, punta tayo sa chip, tapos read chip muna. So ayan guys, magre-read muna siya. Bantayin natin matapos guys, mabilis lang naman yan. Kasi ako guys, may copy na ako ng mga BIOS na mga nito. Marami akong BIOS copy kasi yung iba mga sira na motherboard yung bago ko ibenta sa junk shop kinukuha ko na, pinakopy ko na yung BIOS. Marami akong BIOS na nakasave sa computer ko. So wait lang tayo mga guys. So ayan na guys, tapos na silang tapos na siyang ma-reading. So punta ka ulit sa chip, i-erase mo yung copy nito kasi corrupted to, erase chip tayo. So ayan, i-reformat na niya guys. Tayo lang tayo guys, medyo tagal-tagal to konti kasi nagre-reformat tayo ng BIOS chip. Tapos i-reprogram natin to uli ng bagong BIOS copy. So ayan na, na-erase na natin. So read ulit natin guys kung wala nang laman to. I-read natin ulit yung chips kung puro FF na lang ba nakasulat nito. Dapat lahat yata nakasulat dito puro F na lang. Wala kang makita mga numbers.
or kahit anong ibang letter, dapat F lahat. Ibig sabihin, na-reformat ng maayos yung BIOS chips natin. So wait lang tayo guys. Ayan, natapos na. Nakita nyo guys, puro F na sila. Wala ka na makikitang ibang numbers yan. Ibig sabihin, na-reformat na yan. So, ang gagawin natin guys, re-reprogram natin to ng bagong BIOS copy niya. So, mag-write chip tayo. Tayo sa open file. So ito yung mga BIOS copy ko guys. So hanapin natin model nito. Ang model nito ay ASUS PH 861 MLX 3 plus 2.0. So hanapin natin dito. So ito yung ano niya guys, model ng board. So ito yung BIOS niya. Open natin. Tapos i-write natin guys, write chip natin. Ayan guys, nagpo-program na siya. So, antayin natin. Hindi matagal lang to, konti guys. Mga ilang minutes lang to. Para malaman nyo rin kung ilan ng minutes yung i-consume nyo na pag-reprogram. Mabilis lang naman to guys. Yung card reader natin sa BIOS guys, kahit anong BIOS yun, kaya i-reading hanggang 128 up to 56 MB yun guys, yung kaya niyang i-write na BIOS. Ito 64 MB lang naman to, so kaya niyang i-read hanggang 256 MB yung nabili natin sa Lazada na BIOS programmer. So wait lang tayo mga guys. Yung matagal lang konti yung ano natin, pero 3 or 4 minutes yata ito. So ganun lang naman din kabilis, hindi naman gano'ng katagalan din. Tapos ilalagay, papasok natin sa motherboard yung bagong copy ng BIOS natin. So ite-test natin ngayon kung gagana na ba yung motherboard natin blackout.
So ayan guys, tapos na. So gagawin natin, tatanggalin natin. Ito na siya guys, bagong reprogram na. So titestingin na natin to ngayon kung magkaka-display ba to. Tindahan nyo lang to guys, may maririnig kayong beep sound. Tsaka pag umilaw na to ng black, ibig sabihin may display na yan. On natin. So ayan guys, naririnig nyo guys. Okay na siya. Ayan guys, okay na. Tsaka may beep sound na rin. Kaya tanggalan natin ng memory guys. Magbi-beep na yan. Magbi-beep na rin siya. Ibig sabihin, detected na niya yung processor natin, so nagko-communicate na yung BIOS sa motherboard. Ayan guys, walang memory, importante yung beep sound, yan yung mahalaga. So pandarin natin ulit. So ayan guys, napakadali lang. Sa halagang 150 lang, tapos mag-download lang kayo ng BIOS dito sa internet, marami naman. Ganun lang kadali pag-ayos ng motherboard guys. So hanggang sa muli pagkikita natin, at huwag kalimutang mag-like and subscribe sa akin channel para sa susunod pa natin video. Thank you.